mukhang sobrang napagod talaga ang baby ko ah. Sarap ng tulog, oh. Han? Pwede ba tayo mag-usap? Oo naman. Tungkol saan? Sorry ah. Sorry, dapat noon ko pa ito sinabi sa'yo eh. Sandali lang. Relax ka lang ha. Para masabi mo sa akin ang gusto mong sabihin. Relax ka lang. Noon kasing kinailangan salina ng dugo si Malaya. Tinanong nung doktor ko anong blood types natin. Tapos nagtaka siya kasi may mali daw. Kaya nagpa-blood typing test ako ulit. At confirmed na type B ako. Mm-hmm. Pero kung type O ka, imposibleng type AB si Malaya. Kaya nagpunta ako ng fertility clinic para malaman kung ano yung possible explanation. Kung may naging mali ba dun sa IVF procedure natin, kung nagkapalit ba yung sperm, yung egg, o yung embryo na ginamit. And? Anong sabi? Ang sabi ng kausap ko, wala pa naman daw silang naging ganong case ever since. Kasi they follow the strictest safety and security protocols. Pero may isang doktor daw na malikot yung pag-iisip. At sinabi niya na posible daw nalalaglag yung embryo na tinransfer sa akin at nakipag-sex ako sa ibang lalaki. Kaya lumalabas na hindi ikaw yung tunay na ama ni Malaya. What? Kaya sabi ko magpapa-DNA test ako para lang ma-prove sa kanila na mali sila ng pag-iisip. At ginawa ko. Nagpa-DNA test ako sa ibang clinic at nagbigay ako ng specimens natin nila Malaya. Ito na yung resulta. Ayun dyan sa result. Negative. Lumalabas na hindi tayo tunay na mga magulang ni Malaya. Paano nangyari to? Ginagago mo ba ako? Han, kaya iniisip ko na baka pwede tayo magpa-DNA test ulit. Para saan? Para maging negative ulit yung result? Bakit mo naman iisipin na negative yung result? O baka naman totoo yung sinasabi nila na nakipag-sex ka nga sa ibang lalaki! Sumagot ka, Eileen! Nakipag-sex ka ba sa ibang lalaki? Sumagot ka, Eileen! Nakipag-sex ka ba sa ibang lalaki? Nakipag-sex ka ba sa ibang lalaki? Nakipag-sex ka ba?